And welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speedo Painter. Meron po tayong kakaibang gagawin ngayon. At syempre, kung hindi nyo pa, bihira lang tayo kasi gumawa ng ganito. Ayan, ito may nakaduko na tayong kornisa. Ayan, nakikita nyo. Kulay itim na duko. Ayan. Kornisa po yan. Mahabang kornisa. Siyempre kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel at inyong magustuhan ang aking design na ito, at siyempre subscribe, like and share, at mag-comment lang kung gusto mong magpa-shoutout. Ayan, siyempre. At meron po tayong ayan, yung ating gold. Ito po ay gold powder na nilagyan natin ng clear matte. Ayan, clear matte para maging siya. Ayan, tinunaw natin yung powder, hinalo natin dito. Ayan, siyempre dinuko natin tong ating itong ating kornisa, dinuko natin. Pwede rin gawin nating moldura, ayan halimbawa. Ayan. Nakaduko na natin ang itim yan. Hindi ko na pinakita yung actual. Ngayon ipapakita ko kung paano natin didesign na ng gold to. Ayan. Kasi may nag-request sa akin na kung paano daw mag-design ng gold sa cornice or mga moldura ng moldura ng pinto. Ayan. Itong pinapakita kong ito ay kumbaga yung actual na hindi ko na step by step ito. Siyempre may silver. So, kasi sabi niya, gusto niya makita yung ganun na shout out sa'yo. Ito na yung sinabi mo. At saka, yung gold lip. Yan, marunong din ako gumawa ng gold lip. Paano, anong gawin? Yun, sa pagkakaalam ko noon, sa pag-apply ko noon ay, may glue yun, glue. Tapos, ilagay yung gold lip. Tapos, bago dutin ng brush din, ganun-ganun ng brush. Yan. Para maiwan yung gold sa na may gas, may kunting gas para dumikit lang sa yun lang pag-alam ko dun sa ayan. Umpisa na natin yung design natin, madali lang to at napakasimpleng gawin niya. Siyempre may basahan, kailangan may basahan ka ganyan. Tapos ayan. Ganun-ganun mo lang. Yan po yung kalimitang ginagawa dito sa Saudi, yung mga design na ganito. Yan. Hapayaw-hapayawan mo lang, kumbaga ano-ano mo lang yung brush. Tapos kailangan may basahan kang handa para hindi siya masulido yan. At ayan po, napakadali lang po ng ating request ni ni boss. Kalimutan ko rin yung pangalan niya. Wala kasing internet dito sa aking kinalalagyan dahil yan. Ayan lang po siya kadali. Yan yung ating mixing tutorial ngayon. Gold design ng yan. Paano mag-design ng moldura ng siyempre kung halimbawa yung luma mong moldura gusto mo namang ibahin. Yan. Or yun sa mga furniture na mga yan. Kalimitan ko itong nakikita. Ganito. Yan. Napakasimple lang po ng ating natin. Yan. Dati siyang itim. Yan. Ayan yung itim. Itim. Kitang-kita nyo naman yan. Anuhin ulit natin. Yan. I-daplis-daplis lang po natin yung brush natin. Huwag po natin ipuro para yan. Yung dito sa dulo medyo makapal yan. So gagawa naman tayo ng medyo light lang. Light. Dito tayo sa kabila. Yan.
light lang siya. Ayan. Light lang yung ano natin gagawin din sa kabila. Yung manipis lang. Ayan. Pwede rin ganito lang. Yung antik na antik ang dating niya. Ayan. Para antik ang dating. Kunti lang yung makikita mga gold-gold. Yung gold naman, madali lang mag-mix niyan. Pwede sanding sealer, pwedeng clear gloss, pwedeng clear matte. Ayan. Nakita nyo naman, diferensya yung ito light lang siya, kunti lang. Ito yung antique. Kaysa dito. Gamit po natin ay powder gold na hinaluan natin ano yun. Iro-rolling natin. Yan. Dito, yan, banda riyan ay makapal siya. Pero pagdating dito, ayan, medyo light lang siya. Hindi siya gano'ng ano. Ayan. At ito po yung ating gamit. Powder gold na tinunaw. Number 14. May ang gold kasi mayroong number 14, 13, ayan. O mayroong silver gold. Mayroong silver. Ayan. Saka gamit lang natin brush. At syempre basahan yan. Sa mga baguhan pa lang dyan, at syempre hindi pa niya alam masyado, pero kalimitan ng mga pintor natin, ay matitinik na yung mga pintor natin, syempre. Alam na nila kung paano gawin. Alam mo naman natin yung mga Pinoy at napakalikhain. Ayan. Ayan yung masasabi ko lang sa inyo mga boss. God bless us all. I love you all. Ayan ang ating ano, gold na design. Dito, antique. Dito siya antique. Kunti lang kasi yan. Ayan. Mas marami dito. Ayan. Ito po ay ginagamit pwede po sa ano, sa mga grills, pwede rin po sa mga cornice, cornisa, pwede sa mga moldura ng pinto, moldura ng bintana. Ayan. Pwede natin i-design yung ganyan. Depende sa ano no ano. Pero mas sa akin mas maganda yung sa cornisa lang to ng ganito, saka sa mga pinto. Ayan. Saka mga hamba. Moldings ng hamba. Ayan. Maraming maraming salamat sa ating mga boss. At ingat-ingat po tayong lahat. Ayan. With powder. Basahan. Yan lang po yung ating gamit. At brush.